number one, 06.7, Energy FM. Same, same, pero iba. We are number one, 06.7, Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo. Everybody, oras natin 1:26 in the afternoon. Kapiling mo pa rin ang nag-iisang chicks ng radyo. Syempre, walang iba kundi ako yon. Si Gandang Kara. And we are live on Facebook. Hanapin niyo lang po sa Facebook ang Energy FM 106.7. And please like and share this live video para masaya tayong lahat, diba? Happy Tuesday, everybody. Ito muna ang paalala natin ngayong Tuesday afternoon. Naku, alam nyo ba na kailangan nating pangalagaan ang ating katawan? At paano nga ba yan mas mapapangalagaan? Syempre, dapat mag MX3 capsule tayo with L-carnitine and CoQ10. Ayan, bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen, at gamma mangosteen. Ayan. Ito po yung mga sangkap na hindi masama sa ating katawan at kalusugan. At kaya naman plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ayan. So anyways, kailangan natin talaga yan. At kaya plus dahil may dagdag benefits ng CoQ10. Benefits ng CoQ10 at L-carnitine at ang coenzyme Q10 naman po ay uri ng supplement na kailangan ng katawan natin lalo na at nagkakaedad. Tulong ito para sa malakas na heart muscle fiber. Diba? So kailangan talaga natin yan. At ang L-carnitine naman, protein siya na tumutulong sa maayos na metabolism natin or panunaw. For inquiries, visit their website, mx3ph.com or call the hotline 0918-888-8693. Ay nako, 1:28 ang ating oras. Magkakasama pa rin tayo sa hirap at sa ginhawa, di ba? Masayang-masaya ba ang lahat kapag magkasama tayo? Wow! Masaya ka ba today? Sana masaya ka kasi yan ang wini-wish nating lahat, di ba? Na maging masaya tayo sa araw-araw na buhay natin sa mundong ibabaw. Ang lalim! Ang lalim! For the ano ko ngayon, no, linggo ng wika, napakalalim ng mga mensahe ko. Anyways, bumati nga muna tayo ng mga tao dito sa live. Ayan, batiin po natin ang mga nakikinig dyan sa Tondo, Manila. At gusto ko ding batiin si Jeng Jeng. Ayan, hello sa'yo Jeng Jeng. Kumusta naman? At naku, may pabati na naman tayo dito. Mukhang it's ang test paper. O, ito. Si Mami Olette, Mami Victoria, Mami Vanji, Mami Teresita, Mami MC, Mami Veron, Mami Mary, Mami Elisa, Mami Joy at Mami Erlene, Mami Lourdes, Pearly, Melody, Daiseline, Levy, Mel, and Rodley. At gusto ko rin magpasalamat sa pagkain ko for today. Ayan, pinadeliver ni Rovisel. Galing doon kay Macris. Oy, thank you! Sana all may mga delivery ng pagkain, no? Diba? Yung automatic na yon kapag kakain ka na, nakaredy na agad, taray. Sana din sa mga bahay ninyo nakaredy na sa hapagkainan yung pagkain, yung may naglilingkod para sa inyo. Ang sarap kayo ng feeling na ganun, o kain ka na, asan po, ayun, nakalatag na lahat sa hapagkainan. Pero hindi yan ang nararanasan ng mga living alone, ng mga independent women or independent men, lalo na yung mga nakatira sa condo, mag-isa lang, or nakatira sa bahay, mag-isa. Siyempre, di ba, kayo yung gagawa ng sarili nyo talagang pagkain, magluluto kayo for yourself, maglilinis kayo for yourself. Minsan, kinakatamaran na yan eh, wag na nga lang, order na lang ako sa labas, di ba? Pero it's good thing din na ano ah, na pinaghahandaan mo yung sarili mo. Eh lalo na, kumusta naman kaya yung mga OFW na mag-isa living alone sa malayong-malayong bansa? Mas mahirap yun. Kasi hindi pag na-bore ka or pag nalungkot ka, hindi ka pwedeng lumabas na lang basta-basta at magwalwal sa labas, di ba? Mahirap yun. Kasi kung wala ka namang budget, hindi ka gaya dito paglabas mo, daming gimmickan, daming puntahan, daming restaurant. Ang daming places na pwede kang mag-unwind. Yun. Pero pag nasa malayo kang lugar, eh, yun na, good luck na lang po talaga, diba? Nakakalungkot yan. O eto, bumati pa tayo. Hello nga pala sa mga nakikinig po sa atin dyan sa Mandaluyong!
Ayan, hello po sa inyong lahat dyan. Kumusta po ang buhay-buhay natin dyan? Pabati naman po kay Leia Aldana, birthday niya tomorrow. At sa Team Annex, hello! Sabi ni Ate Marilu. Hello din po, Mami Merly Mayo. Sabi niya, hi, Miss Cara. Oo, hello, hello, hello. Anyways, oo. Kaya, ay, si Boycam TV. Kumusta na, madam? Sabi niya, oh, hahaha. Kumusta ka na rin? Okay naman. Oo, napasilip ko sa ating ano ah, sa ating live. Kumusta ang buhay-buhay mo dyan? Oo, si Nicole is watching, oh. Hi, Nicole! Nicole is watching. Watching from Nasugbu, Batangas. Then hello kay Rochelle Piliin, na kaapelido ko pa, Rochelle Magboo. Alam niyo yung Magboo, kapag narinig nyo yan, isa lang ang ano niyan eh, ang roots. Batangas yan, sigurado ako. Pag may nagsabi Magboo, hindi mo na kailangan itanong kung taga saan, Batangas yan automatic. Tapos eto pa ang trivia. Kapag Magboo yung apelido mo, iisang ano lang siya, iisang lupon, ang tawag doon, iisang, anong tawag sa term na yun, bugkos ba yun? Isang lahi, kasi magkakamag-anak po yan. Whether malayong kamag-anak, but still, pag ano, magkakamag-anak po talaga, pag mga Magboo. Kasi, bihira yan eh. Oo, marami kasi kami nabubuo. Nabubuong samahan, pagmamahal. Wow! Ang corny ka, darn! Tumawag na nga kayo, guys! Dali! Tumawag na kayo! 8721-2429. Again, 8721-2429 or 7001-7949. Ayan. Uy, may caller na tayo. Ito muna. Welcome to Hot Stories. Ayan. We have a caller na. Hello. Hello po, DJ Gara. Hi, what's your name? I'm Rika po. Rika, okay lang, papakilakasan ng konti yung boses mo, medyo idikit mo. Okay po, ayan. Ayan, ayan. Narinig na po ako dito, Tara. Ayan. Okay, Rika, ilang taon ka na? 29 po. Oh, 29. Parang yan yung mga edad na nasa marrying stage ka na dapat ah. Single ka ba o may jowa? Ano po, actually married po. Oh, yun naman pala, married ka na. Ilang years ka nang married? 2 years pa lang po, DJ Kat. Okay. 2 years pa lang may anak na kayo? Yes po, isa po. Okay. Kumusta naman ng 2 years sa relasyon ng pag-aasawa? Ayun na nga po yung kwento ko, DJ Kat. Naku. Mukhang may something sa marriage life mo. Sige, kwentuhan mo kami, Rika. Sige, ikakwento ko na lang po muna yung ano, yung story po ng totga ko or yung sinasabi nila na the one that got away po. As, oh, so yung napangasawa mo, iba pa siya. Tama ba? Yes, so, oh, sige. Okay. Sige, mukhang may reason bakit mo ikikwento yung totga mo eh. May connect okay. Yan eh. Sige, kwento mo na. Actually, currently residing po ako dito sa Sampaloc, Manila. Pero laking probinsya po talaga ako, sa Bulacan po. Nung nasa probinsya po ako, meron po akong long-time crush, si Chris po. Mm-hmm. Halos magkatabi lang po yung bahay namin sa probinsya, kaya hindi po naging imposible na maging sobrang close po kami, ganyan. Pati nga po yung mga magulang namin, talagang sobrang close po sa isa't isa. Tsaka medyo sabay lang din po kami pinanganak. Tapos parang nauna lang po siya ng ilang buwan sa akin. Tapos lalaki po siya, tapos kahit babae ako, hindi po kami nagkaroon ng ilangan sa isa't isa, ganun. Mm-hmm. Tapos mula pagkabata po hanggang high school, siya lang po yung lalaking nakakuha ng interest ko talaga. Siya po kasi yung childhood crush ko. Okay. Aware din naman po siya sa nararamdaman ko. Tapos nahayaan niya lang po ako na mahalin ko siya, ganun. Mm-hmm. Tapos nararamdaman ko rin naman po na may gusto rin sa akin, kasi hindi naman po siya umiiwas nung mag-confess ako sa kanya. Actually, sinasabi niya nga po sa akin noon, kapag nasa tamang edad na daw po kami, magagawa na rin niya kung mahalin pabalik. Mm-hmm. Ayun po. Kasi DJ Cara, nung nag-college na po kami, doon po kami nagkahiwalay. Nasa Manila na po kasi yung parents niya, kaya sabi niya doon na din siya mag-aaral. Nagkaroon kayo ng relasyon? Hindi po siya official. MU lang? Opo, ganun po, DJ Cara. Okay. Tapos nung nasa Manila na po siya,
Nalungkot po ako noon kasi nagkalayo po kami. Tapos lalo pong dumoble yung lungkot nung nawalan po kami ng connection sa isa't isa. Kaya po siya yung tinatawag kong Totga. Dahil po dun sa lungkot ko, nung nawala siya, nagkaroon po ako ng ibang lalaki sa buhay ko. Na nakabuntis. Wait lang, nag-I love you-han ba kayo nung lalaking ito, nung Totga mo? Yes po, DJ Tara. Pero ba't hindi kayo umabot sa relasyon? Anong reason? Kasi po, that time, parang high school pa lang po kami. Masyado so, pang parang, bata. Oo po. Eh bakit nung college kayo, hindi niyo tinuloy? Nalayo po siya sa akin. Tapos, so doon na nag-start na hindi talaga ubra, parang ganun. Opo, tsaka nawalan po kami ng connection talaga sa isa't isa, as in zero connection po, ganun. Okay, tapos nung lumipas ang ilang taon, may nakilala kang lalaki. Yes po, DJ Kara. Tapos iyan po yung napangasawa ko. Pero hindi ko po siya mahal, DJ Kara. Eh bakit mo pinakasalan? Nung nawala po kasi si Chris, sobrang nalungkot po kasi ako noon. Feeling ko kailangan ko ng tao na makakasama ko, ganun. Tapos nabuntis niya po ako, kaya ko po siya pinakasalan. Pero naging jowa mo naman. Bago ka nabuntis? O nabuntis ka muna bago mo pinakasalan? Nabuntis po muna ako, DJ Kat. So, ibig sabihin yung nangyari sa inyo, hindi out of love? Opo, wala po talagang love. Kaya so, bakit may nangyari? Dahil po, nangungulila lang po ako kay Chris. Tapos, hinahanap-hanap ko po siya. Saan mo nakilala tong lalaking to? Doon din po sa probinsya namin, sa Bulacan po. So, paano ka napapayag na mag-chok-chok Chinese kayo kung di mo mahal? Parang ano po yan eh. Parang, alam niyo po, one night stand po. Ganun. Malungkot ka lang, gano'n. Lasing ka ba? Opo, DJ Kat. Aww. Tapos, may nangyari sa inyo, nabuntis ka na agad? Opo. Kasi ang bilis ha? Opo. Lasing po kasi kami parehas that time eh. Okay. Kaya hindi na po namin na malayan. Tapos ano po, ayun nga po, nung nalaman ko po na buntis ako, siya po yung nag-insist na magpakasal po kami. Pumayag lang po ako para po sa bata. Hindi mo ba siya natutunang mahalin along the way? Aww. Hindi po, DJ Kara, kasi bumalik po yung Totga ko. Ayun naman pala, nagkaroon ng hadlang. So opo. Ibig sabihin, nung nanganak ka, bumalik yung Totga mo. Opo, DJ Tara. At kasal ka na noon nung bumalik siya? Opo. Paano kayo nagkita ulit nung Totga mo? Nung lumipat na po yung mga panahon, ganyan, lumipat na rin po kami ng Manila, dito po sa Sampaloc, Manila. Tapos doon ko po siya ulit nakita. Tapos, ayun, nagkagulatan po na nakita ulit kami. Tapos nagkausap, nagkamustahan. Tapos doon ko po nalaman na ikakasal na rin po pala siya sa girlfriend niya. Nagkakwentuhan kayo about your mga love life. Kaso DJ Kara, gusto ko po sanang sabihin sa kanya na mahal ko pa rin siya. Sabi niya po kasi sa akin, halos dalawang buwan pa lang sila ng girlfriend niya eh. So parang umaasa po ako na baka mabago pa yung isip niya kapag umamin akong mahal ko pa rin siya. At never pong nawala yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero alam niyang may asawa ka na? Yes po, DJ Kara. Mahal ka pa rin kaya niya? Yun ang tanong. Kasi gusto mo siyang i-pursue ulit dahil mahal mo siya. Ang tanong, mahal ka din ba niya? Hindi ko po sure, DJ. Hindi mo sure. Basta ang alam mo lang gusto mo siyang i-pursue. Opo. Ilang beses na kayo nagkita ulit? Medyo magkalapit po kasi yung barangay na pinagsisiyan niya tsaka yung barangay na pinagsisiyan ko. So, parang often po talaga na nagkakasalubong kami, ganyan. Nakakapag-date na kayo? Hindi po. So, wala pang chance na talagang magka-developan ulit kayo? Opo. Pero gusto mo na siyang subukang i-pursue, ganon? Opo, DJ Kara. Kasi po, baka po may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Kaso ikakasal na siya, di ba? Opo. At ikaw, kasal ka na. So kung sa kanya, papunta na siya sa dead end, ikaw, nakarating ka na sa dead end. Kasi kasal ka ni. So, gustuhin mo man, parang dapat hindi na, di ba?
kasi kasal ka na eh. Whether mahal mo o hindi, bakit mo ginawa? Yung isang bagay na hindi ka naman pala sigurado. And that's the consequence ng iyong desisyon na magpakasal. Kaya talagang dapat ang kasal hindi agad-agad, hindi binibigla. Dapat siya pinag-iisipan. Kasi mahirap makipaghiwalay. Tsaka mahal. Diba? At tsaka paano kung dumating pa pala yung ano mo? Alam mo yung kanta? Right lover. Makakanta lang eh, no? At the wrong time. Hindi, pero kidding aside, diba, minsan, naiisip mo na gusto ko pa sana i-pursue yung taong mahal ko kaso taken na ako. Eh bakit ka kasi taken? Kasi ginusto mo din naman. Dinesisyonan mo rin naman na maging taken. Kasi pwede namang hindi eh. Nung nabuntis ka eh, nagkamali ka na nakipag one night stand ka sa kanya. Oh, nagkaanak ka bigla. Tapos, yung desisyon na pagpapakasal, pumayag ka rin naman. Tapos ngayon, kung kailan okay na ang lahat at okay na rin yung ano mo, yung totga mo, bigla kang aano sa kanya, magpaparamdam, guguluhin mo sila bigla, parang, ano naman yun, hindi maganda. Diba? Guguluhin mo sila, ikakasal na siya oh. At siguro kaya nga siya tinawag na totga, the one that got away, kasi kailangan niya maging away sa'yo. Hanggang doon na lang siguro yung memories na pwede mong i-keep sa kanya. That's my thought, ga. Diba? Masakit man, Rika, pero hindi na pwede eh. At ngayon, kawawa naman yung husband mo kasi hindi mo siya mahal. Asawa mo siya, hindi mo siya mahal. Kasama mo siya, pero iba ang iniisip mo. Ibang hinahanap mo. Baka walan mo na lang pala siya. Wala ka bang naramdaman kahit kaunti sa asawa mo? Wala po talaga. Until now? Wala po. Eh, ba't di mo pa iwan? Ang iniisip ko po kasi yung bata. Yung bata, di kawawa din yung bata pag laki niya. Hindi niya nakikita nagmamahalan yung parents niya. Nagpapanggap lang pala sila para sa akin. Sa tingin mo, hindi rin madudurog ang puso niya doon? Tapos ikaw ang ahahabulin mo yung totga mo? Di mo mabibreak din ang marriage ninyo? Di ba? Kung hindi mo talaga siya kayang mahalin, i-let go mo na lang yung asawa mo. Mahirap matulog sa gabi na katabi mo hindi mo mahal. Sa totoo lang. Mahirap yung nagyayakapan kayo, kinikiss mo siya. Pero at the back of your head, di ko naman tumahal eh. Iba yung nasa puso ko eh. Masakit din yun para sa kanya. O diba, napaisip ka, Rika. Diyan ka pa? Yes po, Disney Kara. Nakikinig po ako. Oo, diba? Masarap kapag mahal mo yung tao at kung hindi mo na talaga kayang mahalin yung asawa mo, pakawalan mo na lang siya kesa lolokohin mo siya. Ngayon pa lang, huwag mong umpisahang magloko. Kasi kung lolokohin mo lang din siya, bitawan mo na lang siya. Kahit masakit. Kahit masasaktan siya, at least naging honest ka sa kanya kesa yung paano po nag-start kayo mag-date ng totga mo kasi gusto mo talaga i-push. Paano pag nalaman niya yun? Diba? Opo. Bakit ka kasi nagpakasal agad eh? Ayan tuloy. Diba? Bakit? Pero iwasan mo na tong totga mo. He will remain your totga. Aww. Until the end of time. Kasi you're taken na. Aww. Makakalimutan mo din siya. Opo. Wala eh. Ngayon sa asawa mo naman, focus ka dyan. Kasi
kasi siya yung tumanggap sa'yo, pinanindigan ka, pero kung hindi mo talaga kayang mahalin ang isang tao at awa lang ang nararamdaman mo bilang tao, itigil mo na lang. At hanapin mo na lang yung para sa'yo talaga, kung ganyan lang din pala. Isang malupit na buntong hininga. Ay, minsan talaga may mga taong dumarating sa buhay natin para magsilbing memory lang ng nakaraan natin. At hanggang dun lang talaga sila. Okay? Thank you, buddy. Huwag mo sirain ang marriage mo at huwag ka din makasira sana ng iba. Kasi ikakasal na siya eh. Diba? Pigilan mo ang sarili mo. Huwag kang manira ng relasyon. At ikaw naman, huwag mo din sirain ang marriage mo. Kung hindi mo na kaya, bumitaw ka na. Para magkaroon din siya ng kapayapaan at ikaw din. Okay? Okay po, DJ Cara. Salamat po. Ay, sana makapag-move forward ka, Rica, sa iyong totga, no? Masakit man, pero kailangan eh. Okay? Good luck sa'yo. Thank you po, Rica. Thank you, Rica. Ay, sino dito may mga totga? Comment down, dali. Nakita nyo na ba ulit ang totga ninyo? At ano ang nangyari? Yan ang tanong ko. At sagutin natin yan sa ating pagbabalik. Nagkita na ba ulit kayo ng totga mo at ano ang nangyari no nagkita kayo? Nagkabalikan ba kayo? Nagkaroon kayo ng closing remarks? Kumbaga, goodbye na talaga, this is it? Ano ba? Or no nagkita ba kayo, hindi talaga uubra kasi pareho na kayong taken, kagaya nito ng story ni Rica? No? Ay, nako. Sige, share your thoughts, your comments sa ating story ngayon at kung may gusto kong i-share about it, kung nakarelate ka, go, go, go lang. Magabalik ka po tayo mamaya. Again, ako po ang nag-iisang Chicks ng Radyo. Walang iba kundi si Cara. Dito lang yan sa same, same, pero iba. We are number one, 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin Radyo, sabihin mo.